Yes, Tony at Danny, hindi nga si Bongbong Marcos Jr. ang kinakampanya ng karamihan sa mga kaanak ng kanyang asawa. Noong Sabado, ang pamilya Legbeth Maranata ay nagsagawa ng Unity Walk person-to-person campaign at palugaw sa Bacolod, Iloilo at Makati bilang pagdeklara ng suporta para kay Vice President Lenny Robredo. Ayon sa kanila, kahit kaanak pa nila si Liza Araneta Marcos, si VP Lenny ang kanilang iboboto sa pagka-presidente at hindi si Bongbong Marcos Jr. Sa Makati, kabilang sa mga sumama sa Unity Walk, ang pinsan ni Liza Araneta na si Corina Araneta Lopa. Sa Iloilo, sumama rin sa Unity Walk si Cynthia Ledesma Concepcion Baga na second cousin ni Liza Araneta at sa Bacolod, kung saan idinaos ang pamilya ang mga activity sa Provincial Capital Lagoon, ay sumama naman ang isa pang second cousin ni Liza Araneta na si Gary Ledesma Montenola at pinsan na si Marciano Araneta Sulinap. Ayon kay Felix Goles, apo ni Mateo Lopez Ledesma na kapatid ng lolo ni Liza na si Simon Lopez Ledesma, mas pinipilin nilang manindigan kung anuman ang tama, lalo na ito ay masasabing malaking away ng kanilang henerasyon. Gayun niya, nakita nila kay Robredo ang ugali, tatag at kwalifikasyon ng isang presidente na babangon sa pagkalugmok ng bansa. Sa Assembly Area ng Provincia Capitol Lagoon, nagbigay ng talumpati si Negros Occidental Governor Bong Lacson na fifth cousin ni Liza Araneta at sinabing ipinapakita ng pamilya Ledesma at Araneta ang kanilang pagkakaisa para isulong ang suporta kay VP Lenny. Ikinuwento naman ni Sidney Mapa, fourth cousin ni Liza sa father's side, na noong 2017 sa Ledesma Grand Reunion sa Iloilo, maraming mga kaanak nila ang bumaba ng stage nang sumali sa family photo op si Bongbong Marcos Jr. Hindi raw makakalimutan ng pamilya ang mga ginawa ng mga Marcos noong panahon ng diktadura. At sa reunion na yon, ipinakita na ng kanilang pamilya na hindi sila masaya kay Marcos at sa kanyang performance bilang isang public servant. Isa sa binigyan ng lugaw at tapulin sa Bacolod ay ang pedicab driver na si Rolando Sulit na mahigit ng 20 taong namamasada. Hindi siya nakatubiling palagyan ng tarp ni Lenny Tico ang kanyang pedicab dahil si VP Lenny naman daw talaga ang kanyang napupusuan sa mga presidential balls. Umaasa siya na may sakatuparan ng Lenny Tico tandem ang pangakong sa gobyernong tapat, angat buhay ang lahat. Tony at Danny. Ang ilo, nakita ko kasi sa video kasama dun si Negros Occidental Governor, si Bong Lacson. Doon sinasabi mo, fifth degree cousin din pala ni Liza Araneta to. Tapos lately, tapos di ba ang ilo lately, di ba galing lang doon yung kampanya nila Bongbong at hindi masyadong marami ang umattend. Kaya nga may mga comparison pa doon sa social media. No? So ibig sabihin, hindi ganun kainit ang pagtanggap. So tingin mo ba naka-apekto nga itong Unity Walk na ginawa ng mga pamilya, yung Ledesma, Araneta at saka Lopa, di ba? Danny, actually nakausap natin si former governor Lito Coscuruela na siyang convener ng Lenny for Negros for Lenny Movement at si Governor Bong Lacson nga. At sinabi nila na kasi dito meron tayong 32 towns sa NCT sa Negros Occidental. 28 doon sa mga mayors ay publicly nag-manifest na kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Pero ayon doon, kina Coscuruela at Gov Lacson, silently itong mga mayors ang kanilang sinusuportahan ay si VP Lenny at hindi si Marcos. I see. May iba yung mga realignments dyan. Hindi. Alam mo, yun na nga yung pinag-uusapan nga natin noon. Kung mahalaga pa ba yung mga endorsement ng mga LGU officials. Diba kasi, yung sabi ko sa'yo, siyempre they have their own local fight that they will have to that they will have to protect. Diba? Yeah. Mahirap din kasi mag-impose on your presidential preferred candidates. Diba? Yung sinasabi ng iba na hayaan mo ng iboto namin yung gusto naming presidente. Okay lang kung meron kayong parang ipakiusap sa amin na local official. Tama. Pero interesting ha, yung mga magkakadugo na hindi naman magkakakulay sa politika, ayan, naglalabasa na.